Yan, ito, nakahanap na tayo ng o-ring. Testing natin. Yan, medyo mahigpit siya. Yan. So, hanapan natin ito ulit. Yung isa, yung maliit. Kasi, ang purpose nito, o-ring dito para hindi mag-overflow siya. Tsaka dito sa taas, yung sa may screw, adjuster. Para hindi rin mag-overflow dito sa taas. Saka di rin sumubra yung bigay dito sa loob, kaya may o-ring. Dito lang talaga siya papasok sa strainer patungong float. Yan. Patungong float. Kaya pag nag-adjust, tamang-tama lang yung may bigay na gasolina. Kaya kailangan talaga itong o-ring. Itong dalawang nakuha natin, sira na talaga siya. Yan, ito isa naputol na. Hanapan muna natin itong isa bago natin ikabit. And tapos na natin na kabitan ng mga o-ring. Dalawa. Kabit na natin. Medyo mahigpit pa to, kaya dahan-dahan muna tayo magkabit kasi medyo mahigpit to. Baka masira din yung itong kapitan ng screw, baka masira din. Kaya dahan-dahan muna. Yan, ito yung purpose niya kasi ito, pag hinigpitan clockwise, bababa siya. So yung float parang madali siyang mapuno, magsara pag sinarahan natin. Pag binuksan naman natin, medyo maluwag-luwag siya, kaya wag lang pasubrahan, baka mag-overflow pag nasubra. Ito naman, nung hindi pa na lagyan ng o-ring, kahit anong higpit doon, overflow siya kasi yung o-ring sira. Kaya kabit na natin 'to.